Magandang araw mga kaibigan, muli ako ay nagbabalik, at pag-uusapan naman natin ngayon, ay ang isang lalaking iniwan ng asawa, nawala ng trabaho, at muntik nang magpakamatay, ngunit nakabangon sa kahirapan at ngayon ay isa ng bilyonaryo. Ngunit bago ko ulit simulan ang kwento, huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa channel ko para updated kayo sa mga video na ginagawa ko. Ngayon ay magsisimula na tayo. Taong 1890, September 9, ipinanganak si Harlan David Sanders sa Henryville, Indiana. Namatay ang kanyang ama noong 5 taong gulang pa lamang siya, at sa edad na 6 na taong gulang, si Sanders ay naging isang responsableng tao para mapakain ang 2 niyang nakababatang kapatid. Naging mahirap ang buhay para kay Sanders at pati rin sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang murang edad, siya ay pumasok sa mabibigat na uri ng trabaho para mabuhay ang kanyang mga kapatid. At dahil na rin sa hirap ng buhay, si Sanders ay nagpas siyang huminto sa pag-aaral sa edad na 16 na taong gulang. Si Sanders ay nagtrabaho na lamang, ngunit siya ay palaging natatanggal o umaalis sa kanyang trabaho, kaya't sa edad na 17 taong gulang, 4 na trabaho ang nawala sa kanya. Makalipas yun, si Sanders ay hindi sumuko sa kanyang buhay, dahil naniniwala siyang magbabago. Ang kanyang kapalaran. Siya ay naging rail conductor sa edad niyang 18 hanggang 22 taong gulang. Si Sander ay nag-apply sa isang law school, ngunit siya ay na-reject, dahilan, para ma-stress si Sanders. Si Sanders ay naging isang insurance salesman, ngunit siya ay natanggal din. Sa edad niyang 19 na taong gulang, si Sanders ay nabiyayaan ng isang anak. Ngunit makalipas lang ang 1 taon, si Sander ay iniwan ng kanyang asawa at isinama ang kanilang nag-iisang anak. Makalipas yun, si Sanders ay naging isang cook at dishwasher sa isang maliit na cafe. Siya ay nagtangkang kunin ang kanyang anak at pabalikin ang kanyang asawa, ngunit hindi pumayag ang kanyang asawa sa kanyang hinihiling. Sa edad niyang 65 taong gulang, si Sanders ay nagretiro sa kanyang pagtatrabaho. Sa kanyang unang araw ng pagretiro, si Sanders ay nakatanggap ng $105 na galing sa gobyerno. Dito niya naramdaman na parang iniisip ng gobyerno na hindi niya kayang sustentuhan ang kanyang sarili. Si Sanders ay nagdesisyon na lamang magpakamatay, para sa kanya ay wala na rin naman halaga ang mabuhay, dahil sa kanyang paulit-ulit na pagbagsak sa buhay. Si Sanders ay umupo sa ilalim ng isang puno para isulat ang kanyang habilin, ngunit sa halip na ayon ang isulat niya, ang kanyang naisulat ay ang mga bagay na magagawa niya sa kanyang buhay. Doon ay kanyang napagtanto na merong mga bagay pa siyang hindi natatapos, at meron pang isang bagay na alam niyang magaling siya, ngunit hindi ito alam ng karamihan. At iyon ay ang pagluluto. Siya ay humiram ng $87 mula sa kanyang check, at bumili siya ng ilang manok at iprinito ito, gamit ang kanyang sariling recipe. Inilako niya ito sa kanyang mga kapitbahay sa Kentucky, kumatok siya sa kada pinto ng bahay na kanyang madadaanan. At simula noon, sumikat ang kanyang fried chicken sa kanyang mga kapitbahay, at dahil doon, kumita siya ng malaki. Sa pagtitinda nito, sa kalaunan inilipat ni Sanders ang kanyang operasyon sa isang restaurant sa kalye, at itinampok ang sariling pritong manok. Nakilala ang kanyang manok at kanyang restaurant at tinawag itong Kentucky Fried Chicken or KFC. At taong 1952, si Sanders ay nagsimulang magpa-franchise ng kanyang chicken business. Ang kanyang unang franchise ay napunta kay Pete Harmon, na nagpatakbo ng isang restaurant sa lungsod ng Salt Lake, kung saan ang Kentucky Fried Chicken ay mas lalong sumikat sa mga tao.
At taong 1964, ang KFC ay nagkaroon ng 600 franchise outlet. At ang Kentucky Fried Chicken ay naging publiko noong 1966 at nakalista sa New York Stock Exchange noong 1969. At simula noon, ang KFC ay naging tanyag sa buong mundo, at umabot na sa 23,000 outlets ang mayroon sila. Sa kasalukuyan, si Sanders ay naging bilyonaryo dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Sa edad niyang 65, hindi niya isinuko ang kanyang pangarap na makabangon sa hirap. At sa edad niyang 88, siya ay naging founder ng Kentucky Fried Chicken. Ipinakita niya sa buong mundo na ang pagsuko sa problema ay pagtanggap ng pagkatalo. Ipinakita ni Sanders sa atin na kahit ilang beses kang bumagsak ay huwag ka pa rin susuko. Ika nga nila, it's never too late to start all over. Si Colonel Harland Sanders ay namatay noong 1980, sa edad niyang 90 taong gulang. Ngunit hindi makakalimutan ang kanyang naiwang kwento, at sa bawat tao na malalaman ang kanyang kwento, siguradong may isang pangarap na naman ang mabubuo. Thank you for watching this video. If you like to see more videos like this, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell to get my latest video. Thank you.